So hi everyone, my name is Joe and I am proud to introduce Type63's Type Talks Tuesdays, where Filipino type creatives can talk about letters, projects, and processes every fourth Tuesday of the month. For our very first guest, we have none other than Aaron Amar, a graphic and type designer based in Quezon City, Philippines. He is known for his body of work that showcases a wide range of Filipino-themed typefaces. And he is here with us today to talk about identity in type. So, hi, Aaron! Hi, Joe! Hi, kamusta? Well, ngayon, I'm doing good naman. Yung day job ko sa Stillman, on hold siya dahil lockdown and medyo strict yung ano ang gobyerno natin because ang work ko kasi more on technical yun. So, mas talagang on set kami. So, kailangan ma-hold yun. So, technically, freelance graphic designer na rin ako aside sa pagiging type designer. Can you tell us how did you get into type design? Because I'm sure a lot of people are very curious kung paano ka nag-start. Ano ba yung origin story mo? Saan ka ba galing? And paano ka napadpad sa industry or realm of type design? Actually, nung bata pa lang ako, parang may eye na ako for letterings and ano type setting. Pero mga basic lang, parang nung during elementary days, may mga classmate ko nagpapalettering sa akin in sans serif style na ano matino naman tignan. So sinubo kong i-follow yung path na yon na I think it might lead me to something after graduation na I was tasked to do a design from my work. I was browsing fonts tapos parang I got curious sa DA font, meron siyang page doon about tools na it has a list for anything about fonts and font making tools. So I tried one that's free and accessible, which is Fontstruck, which introduced me in creating typefaces. So ayun, hanggang sa nag-grow na ako to explore more about type design. Around when was that? Anong year ka nag-start with your exploration after you saw the font.com? Actually, di ko na matandaan yung exact date dun, pero binasa ko na lang sa account ko sa Fontstruck. Nagsimula ako noong 2012. Oh my gosh! 8 years na! Yes. Wow! Pero, amazing! Hindi naman ganun ka-active ako before sa Fontstruck and sa pag-type design. So. Nice. Okay. Kasi ako, the first time that I encountered your work was when I saw Cubao Free. Nung nakita ko siya, parang, uy, I never thought of digitizing yung mga jeepney signages or anything like that. It was a good source of inspiration then for me, yes, to try and pursue that field. So, can you tell me more about Cubao Free and paano siya nagsimula? Nakakita ka lang ba ng sign sa jeepney tapos yun na yung moment? Or what was the story behind Cubao Free? Actually, yung Cubao Free is yung successor ng Quiapo Free. Really give me the fire to create more jeepney-inspired typefaces. And for me, yung Cubao Free kasi is one of the most significant, if not unique, lettering techniques among other countries. I mean, talagang parang wala ka nang maibang makikita na katulad ng lettering ng mga ng neon-colored na jeepney signages. Siyempre, ang naging inspiration ko din, yung mga sign makers na gumagawa ng mga jeepney signages. I think yung super interesting sa Cubao Free kasi para sa akin, maliban dun sa forms nila, is yung the way that you use them sa placard. Yes. Kasi di ba payat, tapos biglang may makapal na parang laging problema nating mga designer. Paano natin sila i-fit? So, paano mo siya naisip? Actually, yung observe ko lang, parang may nakita akong videos sa Facebook din na gumagawa ng Cubao freestyle na jeepney signages. Ginaya ko na lang yung technique nun. So, gumawa ako ng 3 widths para at least mas padali nang i-fill up yung spaces na gusto mong gamitin for the size of a placard. So, and nakakatuwa nga siya kasi for me, it's a wise design para at least para kumukulog. It's okay. Sindig ba? Hindi naman.
So yun, for me, it's a wise design na ano eh, para at least maging readable siya sa mga commuters, sa mga passengers. So, significant talaga siya for me. Totoo. A lot of people have been asking through the messages, do you think fonts can carry our identities as Filipinos? As a whole nation, kasi maraano tayo eh. Iba-iba tayong culture eh, as a country. So, siguro, little by little, siguro masasabi natin na isang ano, na identity siya ng isang part ng mga Filipino people. Pero, actually, sa totoo lang yun ang isa sa mga mission ko eh, to find the entire Filipino identity through one typeface. Whoa! That's a very challenging endeavor. I do think that the fonts can carry parts of my identities as Filipinos, like what you said. Pero curious nga ako if ano kaya yung magagawa mo na that can represent the Philippines as a whole, if it's possible, or kung ano man yung maging findings mo dyan in the future based on your research. So, exciting. I want to know what happens after that project of yours. A lot of your fonts, Quiapo Free, Cubao Free, and then Dangwa, which is a very, very beautiful font. A lot of them are Filipino-themed fonts, especially yung mga baybayan fonts mo rin. Naging conscious choice ba to sa'yo, or nagkataon lang na ito yung mga fonts na ginagawa mo? Actually, naging conscious na rin ako for na bakit walang masyadong Filipino type designers, and parang walang something na talagang magmamark sa atin as Filipinos in terms of type design. So, naisip ko na rin na take the first step na rin. Actually, yes. Pero ngayon, going forward with your work, nakikita mo ba na yung mga gagawin mong typefaces, puro Filipino-themed typefaces talaga? Actually, gusto ko mag-explore ng ibang style eh. And syempre, yun na, I already did my part to make Filipino typefaces. Pero syempre, gusto ko rin ma-explore yung mga ibang styles in type design. So, hindi lang naman yun. Pero, kung meron na maisip ako na Filipino-inspired, gagawin ko rin naman yun. Okay. Para sa'yo ba kasi, ano yung ibig sabihin ng Filipino typeface? If inspired sa culture natin or inspired sa mga historical elements ng na talagang magsasabi na talagang sariling atin. Kasi like, siguro yung ibang typefaces din ngayon na, for example, yung LL Baguio. Yeah. Diba yung ni Lloyd. So, yun. Sobrang ganda nga ng LL Baguio na sino mag-aakala kukunin niya yung type sa walis? Actually, hindi ko rin naisip yun. Diba? Ang galing-galing nun. Parang nakatuwa. Grabe. As in, pati walis. Nahanapan niya ng inspiration. It's amazing. So, ano ba yung first font na ginawa mo ever? Medyo nakakatawa yung font. Gusto ko yung may tawa-tawa agad. Okay. So, ano lang naman. Siyempre, yun din yung first step ko eh. For type design jersey. Pero, ang pangalan lang ng font ko kasi wala akong maisip. Ang pangalan niya is the first font. Yeah. As in the first font. So, yun I love parang creativity. Very specific. The first one. So, yun. Gawa siya sa font track. And, siya. Parang test font lang siya. Na-curious lang ako kung paano ano yung mangyayari after ko gumawa ng from letters from A to Z and other symbols. So, mga fonts naman na ginawa mo na that exist, ano yung favorite font mo ever na nagawa mo? Na nagawa ko? Personally, ang pinaka-favorite ko is yung Alta Kratos. Talagang pinagtuunan ko ng panahon yun. Uh-oh. Para talagang magkaroon siya lang sarili. And very unique siya sa lahat ng mga nagawa kong typefaces. What is your favorite letter to draw? Letter A.
Kasi pangalan ko rin puro nagsisimula sa letter. Oo nga naman. Oo nga naman. What is your least favorite naman? Pinakaayaw mo? Either S or ampersand. Oh, okay. Get. Super get. First letter na lagi mo namang sinisimulan. Dapat talaga nagsisimula tayo sa letter H, di ba? Pero yun din. Nagsisimula din ako sa letter A talaga. Oo. Fun kasi pagka... Sino ba may gusto mag-drawing na H? Charot. And then, from your body of work, ano naman yung font na pinaka-proud ka? Matatas One. Oh, Matatas One. Marami ding nahihirapan sa paggamit ng bye-bye. Marami nagkaka-errors. So, yun nga. It really paved the way to make an easy to type bye-bye. So, while making Matatas One, did you have to study bye-bye first before making it? Bye-bye na ako na nagawa before, which is yung Malibata New and yung Maria Stellar. Mm-mm. So after nun, ginawa mo na yung Matatas parang as an evolution of those. Yes, actually yung Matatas One is yung parang version 2 ng Malibata New ko. Ano yung nag-trigger dun? Bakit naisipan mo na gumawa ng bye-bye na font? Talagang nagkaroon din ako ng interest in bye-bye. So, and syempre dahil meron din akong interest in making fonts or typefaces. So, parang why not combine the two? So, it was marrying your two interests tapos nagawa mo siya. Pero inaral mo ba siya? Like, marunong ka magsulat ng bye-bye? Yes. Wow! Amazing! Actually, lately ko lang talaga siya nakabisado ng buo. Pero nung before, medyo kumakapaka pa ako sa kodigo eh. So, kaya mo siya basahin nang walang guide? Yes, pero hindi nang hindi kasing bilis ng pagbabasa natin. Okay, that's so interesting naman. And yung bye-byein, but it exists na horizontal lang or pati vertical, yung pagbasa? Well, kung ibabase natin sa history or sa mga sa mga artifacts na meron tayo ng mga ancient Filipinos. Mm-hmm. Ang pagsulat nila ng bye-bye is from parang alphabet lang from left to right. Okay. Ang naiba lang na ancient Philippine script writing is yung kulitan from Pampanga na from top to bottom. Pagdating ba sa spacing, kinoconsider mo rin yun pagka ginagawa mo yung bye-bye? Like, meron din ba siyang kerning pairs tulad ng same way na pag-kern natin sa alphabet? For me, parang ang paggawa ko madalas sa bye-bye is kadalasan monospace eh. Ah, okay. So, pwede siyang monospace? Pwede talaga siyang monospace. Parang just like yung mga kanji ng Japanese. Uh-oh. And Hangul ng Korean. So, parang ganun na rin. Same style na rin. Equal lang. I guess it's a nice thing to observe and to look at na hindi natin kailangan i-apply yung existing na mga rules ng kerning and spacing ng ibang letters dun sa sariling atin. Kasi iba naman talaga siya and parang may ibang use for it. So, that's nice. Someone mentioned the popular typefaces Helvetica and Futura. So, do you think we'll be able to design fonts that reflect our culture and at the same time be as versatile like Helvetica and Futura? Well, I think mapapatunayan na natin ngayon eh. I think we can do that too. Mm-mm. I mean, we're designers din naman eh. If that's the problem, then we can have solutions through million of possibilities. I love Miss Universe! Aside sa mga jeepney signages and other stuff na I think mayroon pa mga undiscovered na type elements na naka-embed sa mga culture and historical elements natin. So, might as well explore na natin yung buong country na for our type design something. Our type design culture. That's very, very true. Okay. Another question that I got, where do you get your inspiration for making your Filipino-themed typefaces? Is it from history or from your observations around you?
more on from observations na rin eh. Mm-mm. Talagang may mata lang ako kaysa sa ano sa mga history. I mean, mas marunong akong tumingin kaysa sa magbasa sa totoo lang. Okay, Pero gusto ko rin na ano, talagang gumawa ng something from our history na rin. Mm-mm. You were using Fontstruck, pero ngayon, are you still on Fontstruck or are you using a different software na? Iba na. I use Fontself na. Fontself. Okay. Mm-hmm. Kamusta naman yung experience mo with Fontself so far? Madali naman siya. Mm-mm. And mura din. So, it does the job. Pero, syempre, gusto ko rin mag-explore sa ibang softwares. Like, mm-mm, yung mga expensive ones. Kasi yun yung mas maraming feature talaga. So, What made you move? Bakit ka lumipat from Fontself? Ay, from Fontstruck to Fontself? Actually, meron pa yung sa gitna yung Fontforge. Yung Fontforge nga lang is sobrang struggle siya for me kasi lagi siya nagka-crash sa laptop ko. So, sinubukan kong mag-Fontself para at least padali na rin pang drag and drop na rin. After nun, di ba, pag nagawa mo na yung font mo, pag pinapublish mo siya, ano yung mga things na ginagawa mo para maging accessible siya to other people? Actually, hindi ko rin alam kung ano yung dapat pang gawin aside sa publish ko siya sa Behance. I-share ko din siya sa mga social media accounts ko. Mm-mm. And bigyan ko ng download link or kung saan makakukuha ng mga tao yung mga typefaces ko. Mm-mm. I noticed na maraming type designers yung gumagamit ng Gumroad. Meron din sa Gumroad and meron din ako sa Creative Market. Okay. Tapos the profit directly goes to you ba? Or may percentage ka lang na nakukuha from those? May percentage sila na nakukuha from every sale na nakukuha ko. Mm-mm. So okay na, gano'ng kalaki yung percentage? You don't have to say the cost, pero yung percent mga around. I think mga 7. Malaki! Actually. Malaki siya! Well, that's their business eh, di ba? Totoo, oo. So, kunyari meron kang $10 font, makukuha mo lang dun mga $9.3. Tama? Tama ba? Kinbake of, tama ba? O basta mga, ano, mga ganun. Wala kong ilang percentage na kalimutan ko na eh. Pero yun nga, tama ka. It's their business. And parang if that's, kung wala ka namang website of your own na merong option to pay you directly, it's a good alternative for other people to explore. It's a good alternative naman kung hindi ka namang talagang big business eh. Mm-mm. Lalo na ano, syempre kung gagawa ka pa ng website, tapos yung host, yung domain and hosting pa, gastos din yun. So, kung hindi ka pa ganun kalaki, at least, makakatipid ka naman sa Creative Market and Gumroad for selling your own stuff. A lot of people are asking about licensing and meron ka bang tips on how to figure out kung paano gagawin yung licensing, ganun? Actually, yung isa pa sa struggle ko eh. Yeah. Pero meron ano, licensing sa Creative Market. Mm-mm. Parang meron sila doon. Ewan ko lang kung same ng mga licensing sa mga ibang websites like My Fonts and yun. Ang ginagawa ko lang sa, kaya mas madali talaga sa akin gumawa ng free fonts kasi ang ginagawa ko lang under Creative Commons licensing lang siya. So, at ma-dictate na talagang for personal and commercial use yung mga free fonts ko. Ano yung tingin mo ngayon sa current Filipino type industry? Nakakatuwa na talagang nag-level up na tayo, nag-shift na tayo to type designing na rin and nakakatuwa talaga na nagkakaroon tayo ng sariling spotlight and I love it so much. Meron ka bang mga favorite na mga Filipino type designers? Siyempre, unang-una ikaw. Wow. Gusto ko yung may bolahan na nagaganap dito. And next si Marco Pradil nga, yung owner ng Hanken Design.
And syempre yung kapwa bye-bye type designer ko rin na si Lloyd Zapanta. Na rin dun si John Misael Villanueva. And syempre yung Rising Phoenix na rin natin na si John David Masa. Rising Phoenix? Namatay ba siya? Rising Star na si Jed. Oo nga. Rising, truly, Jed is a rising star. Sa mga typefaces nila ba, ano yung pinaka-favorite mo? Hindi naman not to compare them with each other, but parang meron kang favorite ba from them? Actually, yung bantayag talaga. Mm-mm. Pero lagi kong nagagamit is yung HK Grotesque. Okay. It's a very neutral style one. Style free. Gusto ko dito na nagkakaaminan ng mga bagay-bagay. Maganda na maging honest, di ba? Maganda nga naman na maging honest. Oo. We laugh about it, pero yung totoo dun is because it's very accessible, it's easy to use, and there's value in that na nagagamit siya ng maraming tao. Ano yung nai-imagine mo sa type industry natin dito sa Philippines in 5 years? How do you think will the direction be? How do you think it's gonna go? Nakita ko lang sa atin, siguro mas marami na tayong may malaking catalog na tayo ng mga Filipino typefaces, and baka may mag-publish na rin ng mga books about that. True! And baka nagkaroon din tayo ng mga big events and or conferences like Grafica. Yes, that is very true. Kung meron lang talagang budget, I would love to make a book. And the events are a real thing. Parang I just want to share na yung isa sa mga objectives talaga when I was starting Type 63 was that to create a space na magkaroon ng opportunity yung mga designers na makilala yung isa't isa. And sana after the pandemic, masimula natin siya, at least yung mga events na gano'n. Fun yun, no? Tingin mo? Gusto ko yun. Oo. Feeling ko fun talaga. Namiss ko nang makipag-meet with other people talaga. Sige, so before we wrap this up, do you have any words of advice or technical tips for aspiring designers who are interested in delving into typography or type design? One piece of reality lang, hindi talaga ganun madali gumawa ng type design . It takes a lot of time and effort din . But ito na lang, just put your heart in it na rin. And talagang matatapos mo rin siya in due time. And and also, you will also get a feeling of success after generating the font and making it come alive and working sa mga designs mo. And nakakatuwa din na iba yung makikita mo yung gawa mo na ginagamit din ng mga ibang kapwa designers. That's like a compliment na rin na tagang nakita nila yung beauty sa gawa mo. So true. Yeah. Kahit hindi sila mag-donate sa'yo, parang appreciation na rin talaga yun. Makita mo lang siya. Okay. Alright. Thank you so much. Thank you for joining me today, Aaron. Maraming salamat sa'yo. See you around sana in the future. Thank you rin for having me here. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much. Salamat. Bye-bye.